Good morning mga kapinta. Magmamasila tayo ng ano, hard duplex ngayon. Hard duplex na black screw yung ginamit ayan, no? Dapat naka-rebit eh. So wala nang rebit, black screw na lang ginamit. Gawa na lang natin ang paraan para lumubog siya sa masilya. Sa skim code. Ayan, mga black screw yan, mga nakaangat. Ayan. Yung mga black screw na yan. Ayan, mga nakaangat na black screw. Ayan, no? Black screw yan. Black screw yung ginamit yan na dapat repeat siya. Pero gagawa natin ang paraan para mamasilya natin. Para lumubog siya sa skim coat, pasilya natin. Talagyan muna natin ng, ano, ng joint tape. Yung dugtungan. Bago natin masilyan. Punduan muna natin ng ano ng skim coat ng mga tornilyo para lumubog mamaya pag pinasilya natin ang buo. Kailangan mapunduan muna siya ng ano ng skim coat kasi nakalito yung mga ano black screw. Punduan na natin ng skim coat yung mga tornilyo. Tapos pwede na natin ano, masilahan yung dugtungan niya para pumantay siya. Para pumatag. Yan, punduan na natin mga kapinta. Yan, no? Pagka natuyo siya, pwede na natin doblein para patag na siya. Makatag na yung dugtungan. Kasara na rin natin yung mga awang sa gilid para pantay siya. Pag, ano. Pumaya-maya, saglit lang naman yan. Pamaya-maya, tuyo na yan. So, doblein na natin yan. Pagka natuyo siya.
Ayan mga kapintal, na doble ng masilya. Ayan, na doble ng masilya yan. Ayan yung hard deflex na black screw ang ginamit dyan. Ang kailangan malapad tsaka maano yung pagkamasilya para lumubog yung mga screw. Kasi yung mga screw niyan hindi mo naman mababaon. Kailangan masilya na lang talaga yung ano. Laparan mo para hindi siya pumukol, kailangan malapad yung pagkamasilya. At saka na doble na yan, at saka yung mga gilid. Para wala na siyang mga ano sa sulok, sarado na lahat, wala nang butas. Ano? Kaya malapad yung pagkamasilya na para hindi siya pumukol. Kailangan pagka black screw yung ginamit sa hard flex. Kailangan malapad yung pagkamasilya para hindi siya pumukol. Mga black screw, kailangan malapad yung pagkamasilya. Okay na mga kapinta, pwede na magkanatuyo yan, pwede na rin pinturahin. Ang tuyo na mga kapinta. Maliliyayin na niyan. Ni Good Joker yung ano. Isam eh. Tapos mamaya. Mamaya ipinturahan niya na yan. Pinis na rin yan. Okay, natuyo na yung minasilyahan natin. Gilid tsaka dugtungan niya. Mamaya ipinturahan niya na rin yan. Tapos liyayin ni Good Joker mga kapinta yan. Ipinturahan nyo na, ayan. Ayan, oh. Ayan. Para makita natin kung patag na patag yung pagkamasilya dyan. Ayan. Ayan, pintura. Sunod na yung pintura. Ayan, pintura niya. Ayan, oh. Ito, bo. Patag na patag yan. Ayan. Yun naman. Wala pintura niya. Okay, natuyo na kanina. Nalihan ha. Tapos nalihain. Pwede nang finish. Pinturahan. Tapos kagad. Taglit lang naman yan. Ah, taglit lang. Tapos na oh. Ayan, ayan. Tapos agad. Mga kapinta. Tapos agad. Hindi ko joker yung pagpintura. Pintura na. Maganda na siya. Pantay na pantay, walang bukol. Patag na patag. Ayan, natapos na mga kapinta. Natapos na ni Good Joker pinturahan yung kisame. Ayan, oh. Tapos na siya. Okay na. Pantay na pantay naman siya, patag naman siya kasi malapad nga yung pagkamasilya natin kanina. Ang kailangan talaga na para mo yung pagkamasilya pag lalo na pag black screw yung ginamit nila. Walang problema kung red bit ang ginamit sa hard deflex, okay lang sana. Yung black screw, kailangan manapat para hindi siya bumuhol yung kisame niya. Ayan, okay naman siya. Napinis na rin yung Good Joker. Pinis na, pati wall, pinis na rin. Taglit lang naman pinis. Taglit lang naman pinis ang hard deflex. Maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng suporta niya mga kapinta. Lagi tayong mag-iingat. Stay safe sa lahat. God bless. Kita-kita ulit tayo sa next vlog.